welcome to my channel, Glenda Lorenzano Vlog. At welcome kayo sa aking munting tindahan. Tada! So guys, nag-video ako nito, aking tindahan. At isi-share ko sa inyo kung paano ko ipinapaikot ang aking tindahan. At paano rin ako mag-save sa pamamagitan nito ang aking maliit na tindahan. Ang unang lipat namin dito sa bahay na to. So, maliit lang to dati. Hindi naman maliit na maliit. Parang isang open lang siya ng isang maliit na bintana. So, ngayon medyo lumaki-laki na siya. Tapos, medyo dumami-dami na rin ang laman niya. So, ayan na siya. Dati, pag bumibili ako ng mga tilapia, so, dalawang piraso lang sa para lang siya magkaroon ng laman. So, ngayon medyo umakyat na sa dalawa, minsan 5, 6, noon. Para lingguhan na rin akong mamili kasi mahirap nang mamili ngayon. So, kahit maliit ang kita sa maliit na tindahan, so, nakakaipon pa rin naman kahit pa paano. Nasa sa'yo lang kung paano mo siya i-handle at paano mo siya iipunin. So guys, so, ganitong ginagawa ko. So, ang benta ko sa yellow at saka tubig, kineseparate ko yan kasi alam ko kung magkano yung nabibentahan ko sa yellow at tubig. Yan. Ito, kinukunan ko to ng 10 to 20 pesos every other day. So, sinisave ko na siya. So, halimbawa, kukuha ko siya ng Monday. So, sunod na ko na is Wednesday. Yun siya. 10 to 20 pesos lang naman siya. So, tapos sa load, iba-iba din yan. Iba-iba din sa load ko. Ang benta ko sa load, iba din to. So, every ito kinukuran ko naman siya ng 20 pesos every Friday lang naman. Once a week ko lang itong kinukunan sa load. Yan. So, alam mo lang, mamaya ko sasabihin ko saan ko inilalagay or saan ang pupunta yung mga sinisave ko na pera na nanggagaling sa mga benta. So, ito ang lagay ng aking benta. Ayan, arenola. Sabi nila pag arenola daw ang lagayan is swerte. Wish ko lang maging swerte. Ayan siya. Pero, hindi pa to gamit ha. Hindi to gamit yung naihian na hindi pa. Ayan, binili ko ito ng bagong-bago siya. Ayan, lavender. Ito. Tapos, pag halimbawa, katulad ngayon, kahapon, hindi ko na sinasama yung benta ko kahapon. So, ngayon, bali, nag-iiba ako ng, siniseparate ko na yun. Yung, para makita ko kung magkano yung nagiging benta ko ngayong araw na to. So, dun ko kukunin lahat yung asa. Dun ko isisave kung paano ko hahatiin yung mga pinag-iipunan ko. Yan, dito ko siya kinukuha. Tapos, ito yung benta ko ng mga nakaraan na alpaso. Nabawasan na ito kasi nabili ako kanina. So, hindi ko palang naan sa iyo siya. So, kasi, akala nila sa pag may tindahan, malaki na ang kita. No. Napakalaking no. Kasi, ang kita mo lang, especially sa mga chichirya, sa mga sa mga ganyan sikirya, napakaliit ng kita dyan. So, papatak lang ng minsan piso, minsan 150. So, ito lang ito. Ang puhunan nito is 565. So, pumapatak na siya ng 6 pesos. So, ang bentahan ko nito is 7 pesos. So, hindi ko naman siya pwede ibenta ng 6 pesos ko. So, magkano lang ang kikitain ko? Points na lang, cents na lang. So, binibigay ko siya ng 7 pesos. So, at least meron akong 1.25 centavo, diba? O, at least kumita ako kahit piso. So, sa mga
picture yan, parang medyo kumikita lang kahit press dito sa ganito mga kalalaki. So ito kasi nabibili ko ng 1975. So binibigay ko siya ng 23. Ayan, dito ako medyo lumaki ang ano kasi. Ayan, sa mga ganyan medyo malaki. Either dun sa mas malaki pa dito, parang press din ang kita sa ganun. So, sa mga dilata naman, so magkano to, ang puhunan nito is 19 na ngayon, so ang benta ko lang is 20. Ang hirap ibigay ng 21, 22 kasi baka hindi na mabili. So, di bali ng mura, basta fast moving siya. So, mabenta siya. Yung ikot siya ng ikot. At di bali ng piso lang ang kinita ko, at least fast moving siya. Yun lang yun, guys. Yun ang habol ko. Hindi bali, aanhin ko ang malaking tubo kung hindi naman siya mabenta. Mabagal ang benta niya, di ba? Doon na lang ako sa piso, pero mabilis siya. Pag inipon mo yung piso, so, makakarami ka rin. So, ayan na. Sa ganun din sa mga sabon, papiso-piso din lang ang tubo mo. Kaya, konting tiyaga lang, tiyaga at saka sipag ang kailangan sa pagtitinda. Kailangan huwag kang maboryo. So, ang utang naman is hindi yan may iwasan sa isang tindahan, no? Guys, kasama yan, kasama sa utang yan. Ay, kasama sa tindahan yan. So, ito na ang saan ko inilalagay ang mga isinisave ko na 10 to 20 pesos. So, may isa akong lagayan dito. Ito, isinisave ko siya. Ito. Diyan yan napupunta sa electric bill, sa internet bill. Ito, lahat yung nakukuha ko. Ito yung nakinukuha ko sa tindahan at saka sa yellow. Yan. So, ito, maiko na to. Diba? Ayan. So, nakasilid na dito yung electric bill. Ayan. Secret na lang kung magkano. Diba? Ayan. Yan yung ating ano. Ito yung una. Yan yung inuuno. Tapos doon sa isa. So, ito yung pinagkukunan ko. Yan. Yan yan. Diyan ko yan nilalaan. Diba? Para pag dumating ang sahod namin is konti na lang ang isi-share ko doon sa bill namin. Kasi may naipon na ako na galing dito sa tindahan. Guys, no, sa papiso-piso 20-20, nakakaipon tayo ng pang ating pambil natin. So, itong ito, oh. Ito guys, yan, iniipon ko yan, oh. Diba? Ito guys, ito yan. Ito guys, ito yung 10 pesos na bago. So, yan, oh. Ito, nagkalaman na ito ng 2.7. So, nabawasan na siya kasi may pinagamitan ako nung nagpagawa ko ng takip ng tindahan. Kasi, yung isa, nagiba na kahoy lang kasi yung dati. So, ngayon, pinagawa ko na siya talaga ng permanent na takip. So, ayan siya. Nabawasan na siya. So, ngayon, ito, hindi ko alam kung magkano na ito. So, bali, tinatarya ko siya. Ayan, o. Ginaganyan ko siya. Tiki 100 to. So, diba, guys? Walang masama sa pag-iipon. Mas nakakatulong pa nga sa atin ang pag-iipon. Kahit pabarya-barya lang, malaki ang naiitulong sa atin ang pag-iipon. So, tapos, alam nyo, guys, kung tayo talagang masino, either hindi tayo yung bili ng bili, makakaipon tayo. Tsaka, kung tayo if may tindahan, wag porket sa ating tindahan, kukuha na lang tayo ng kukuha. Yung pang ibig sabihin ay kukuha tapos hindi babayaran. So, yan ang ayoko dito. Kasi, gusto ko pag kumuha ako, or ang anak ko, ang asawa ko, babayaran. Kasi, pag ganun lang ginawa mo, mawawala ang puhunan mo, masisiro ka. So, pag nawala ang puhunan, saan ka agad-agad kukuha, diba? So, kailangan, kahit sila kumuha, sabihin sa akin, so ibabalik ko, babayaran ko. Kung hindi ko man mabayaran, nililista ko. At least pagdating ng sahod, so binabayaran ko siya. So ayun, at least bumabalik yung aking puhunan. So ganun lang yun guys, no? Tapos pag namimili ako, hindi sabay-sabay. Kailangan mo ngayon, katulad kahapon, namimili ako lahat ng mga grocery. Pinamili ko mga chichirya, mga sabon,
mga candies, biscuit, lahat mga dilata. Yun ang pinamili ko kahapon. Ito pa yun, hindi ko pa siya na-arrange. Ito siya. Ito yung sabang ito. Hindi ko pa siya na-arrange. Ay, kahapon. Kanina. Kanina ko siya. Tapos, halimbawa, namili ako kanina. So, bukas naman o kaya sa sunod na araw, ang o-orderin, ang ipamimili ko naman mga soft drinks para hindi siya sabay-sabay lumabas yung pera. Hindi sabay-sabay mawala yung tumulang mo. Kailangan maglikom ka ulit ng panibago. Guys, may tinda rin ako yung mga gamot, pero yung mga common na lang na gamot, katulad ng by Jessic, by Yuplu, Alaksa, Yusef, yan yung mga ano. Pero yung mga deres na antibiotic, wala ako nun. Bawal yung magtinda sa mga ganitong pinagtindahan. Maliliit. So, kaya yung mga may maliliit na tindahan, sipag lang, tiyaga. Sipag, tiyaga ang puhunan natin. Kahit papiso-pisong kita, dos, tres na kita, okay na tayo, makakaipon tayo. Kung marunong lang tayong mag-handle, at paano natin patatakbuhin ang ating maliit na linda. So, namana ko tong, nakuha ko tong ganitong strategy ng pagtitinda sa nanay ko. Kasi sa nanay ko is may maliit din na tindahan. So, ngayon, medyo malaki na rin siya. Parang isang mini grocery na rin siya sa nanay ko. So, wish ko lang maging ganun to. Pero parang hindi na kasi. Okay na to sa akin, sapat na to. Tapos, konting tiyaga, laging huwag mainit ang ulo. Guys, maliit man itong aking tindahan, pero malaki na ang naitulong nito sa aming pang-araw-araw na buhay, guys. So, lalo na ngayon, so mag-i-start na naman ng klase, online class. Last na, nung di pa nagpa-pandemic is, dito rin ako kumukuha ng pan-service ng anak ko. So, 1-7 ang service ng anak ko. So, nagsisave talaga ako ng araw-araw noon. Araw-araw talaga, hindi siya laktaw. Araw-araw. Ng 50 pesos. So, ngayon, dati, walang, so, ngayon, wala naman service. Ang kukunin ko naman is, yung situation nga, 50 pesos kailangan araw-araw, yun, walang palya. So, para makaipon ako ng 1.5 a month. So, ang situation ni Justin, a month is 1.8. So, additional na naman si Lola mo sa sahod niya. Yun lang yun. So, at least, kahit pa paano, nakakatulong itong tindahan na to. So, maliit na kita, malaki ang naitutulong niya. Pag pinagsama-sama yun, so, malaki, diba, guys? So, sana may nakuha kayong kaunting aral, diba, guys? Thank you, guys, sa inyong panonood. At sana, mag-ingat tayong lahat. Dito sa amin is naka-totally lockdown na naman kami. So, ingat po tayong lahat. Bye guys! Thank you everyone! May God bless us all! So, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, don't forget to subscribe, share, and like! Glenda Lorenzano Vlog, and bye-bye! Thank you everyone!